Kristo. Ano nga ba ang tunay na mensahe ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus? So, una, tayo ay, tatlo lang naman ito ang nagbulay-bulay na ako ng tatlong pinakamahalaga na ito ang dapat natin malaman. Yung message of the cross, ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo doon sa cross, ito po ang una. Tayo ay pinawalang sala. Bakit tayo pinawalang sala? Makasalanan ba tayo? Noong araw? Makasalanan. Paano ka maro? Tayo ay pinawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin pala talaga tayo ay likas na makasalanan. Sabagat minana pa natin ang ating kasalanan doon sa ating mga ninunok. At hindi tayo napabanal ng kautusan. Hindi tayo napabanal ng mga binabasa natin dyan na alos i-memorize mo na kinakanta pa. Hindi nagpapabanal sa atin ang mga yan. Ang nagpapabanal sa atin ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo kasi nagkaroon po ng covenant. The covenant of God to us. Yung ating pong tipan. Ang pagkikipagtipan ng Diyos sa tao. Paano ba nagkaroon ng tipan ng Diyos at ang tao? Eh? Maaaring bang magtipan ng Diyos ang tao kung walang namagitan? Kasunduan ng tao. Kasi kasunduan, agreement. Agreement. Tipan. Ano bang naging agreement natin? Yung, sa malalim na Tagalog, si tipan, ano bang naging agreement natin? Yung covenant natin sa Diyos. Okay. Ay di yung the blood of Jesus. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, yung dugo niya, yun yung nagpatibay ng bagong tipan. At una, tayo ay pinawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. So yun pala, ang unang benefits na nalakamtan natin yun pala yung una, tayo ay pinawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. At sabi dito sa Romans 3:25, buksan po natin, tayo pinawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung tayo ay pinawalang sala ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay makakatanggap. Siya ay itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay naipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya ay matuwid sapagkat muna nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So nagtimpi lang pala talaga ang Diyos nung araw. Hindi nagpabanal sa akin, hindi nagpabanal sa inyo yan. Talaga nagtimpi lang sa'yo, mga handog-handog ninyo yan. Diyos ko, tsinacharing-charing nyo lang ako, sabi ni Lord, hindi nagpapabanal sa inyo yan, yung mga ginagawa ninyo. Ito ang totoo, ito talaga ang tunay na nagpapabanal. Kaya minsan ang handog lang ginawa ng Diyos ang anak upang patunayan na siya nga ay matuwid. O pagpatunayan ng Diyos na siya ay matuwid, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Ibinaba niya na dito ang kanyang anak sa anyong makasalanan. Sapagkat ang tutubusin naman ni Lord ay ang mga taong makasalanan. Kaya nga bumaba si Lord sa anyong tao, hindi naman siya bumaba na anghel siya o bumaba na espiritu. Paano natin makikita? Paano mag-shed ng blood ang spirit kung siya ay bababa? Kaya nga siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi kung bababa si Lord Jesus Christ dito na spirit siya, hindi naman siya pwede mag-shed ng blood kasi espiritu siya, kaya niya talaga dumaan sa proseso. Amen? So ganun po, kahiwaga talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin maarap ang kanyang kaisipan. Yung nga po, itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubulong ng kanyang dugo, may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Yung nga po yung ma-justify tayo sa lahat ng mga kasalanan sa pagamitan po ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Ayun nga po, paano po namatay ang Panginoong Kristo kung hindi siya magbubulong ng dugo? Amen. Amen. Yan nga po, sa English po natin, mas maganda po yan. Whom God has sent for to be propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins. Remissions of sins, meaning the forgiveness of sins by the blood of Jesus Christ, by faith in His blood. Kung nalampalataya ka doon sa dugo ng Panginoon, of His sins that are past through the forbearance of God. Yan nga po. Dahil nga po sa dugo ng ating Panginoong Kristo, sa manampalataya natin sa ginawa ng Diyos sa Kanya, tayo po ay ginawang matuwid ng Diyos at pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. So kung tayo pala ay pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, ibig sabihin, may karapatan na tayong tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga po, dahil unang-una po tayo pinawalang sala na ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, ibig sabihin, pag lahat, wala pong naiwan ha, maliit man o malaki na kasalanan, ibig sabihin, pag sinabing lahat, kinover na po ito lahat ni Jesus Christ. Lahat na po. Wala nang excuse. Sabihin siya, nangulon niya. Siya nagnakaw. Lahat po ng, name it. Lahat ng mga kasalanan sabihin niyo, pinatawad na po ng Diyos lahat yan. Amen. Amen. Pangalawa, tayo ay tatanggap na ng pagpapala mula sa Diyos. So, ito pala yung pangalawang benefits natin ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo sa cross. Tayo ay may karapatan na
tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Biro mo ang pagpapala na ito ay mula sa Diyos. Ano ito mga pagpapala na ito? Kung pagpapala ka lang ng kapwa mo, natuwa ka, how much more pa doon sa pagpapala ng Diyos? Ano ba ito mga pagpapala ng Diyos na ito? Anong una po? Yung wasak mong buhay, ginawa ng buo ni Lord. Amen. He make your whole. Binuo na ni Lord ang iyong katawan. Ibig sabihin yung pagkatao mong bulok, ang pagkatao mong wala nang ginawa kundi puro kalasuan na kahiyan, ginawa ni Lord, binuo ka na ng Panginoon, He make your wholeness. At binigyan ni Lord yung kagalingan, ito yung mga pagpapala, binigyan ka ni Lord kagalingan, pero i-confess mo lang, Lord Jesus, by your stripes I am healed, o saglit lang, o pinagaling ka na. Yun yung mga benefits mo, kagalingan, kaligtasan, kagalingan. Tapos, ginawa kang buo pagkatao mo na wasak dati. Tapos pa nito, yung mga pagpapalang, kasama na po, pinaka-last dito, yung mga financial o physical yan, pinaka-mababang uri na pagpapala yung mula sa Diyos. Unang-una talaga, yung pagpapalang espiritual ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa, dyan na po papasok, pag sa pagpapalang espiritual, kailangan mabuo muna, yung kailangan muna gumaling dyan, yung spirit, yung soul mo, gumaling, sa kakag-tumanggap ng healing. Bago mo matanggap ang healing na ito, kailangan mo na gumaling ang iyong internal, yung spirit mo, kailangan mo na magbalik loob tayo sa Panginoon. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior natin, kailangan po natin na magpabautismo. Bilang po tayo ikatunayan o deklarasyon na tayo nga po talaga ay born again na. Kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Doon na po yung broke spirit natin, yung soul natin na giba-giba, mabubuo na ito. Pag nabuo na ito, doon na po papasok ang healing. May mga sakit kang cancer, diabetes, lahat ng sakit, sabihin nyo dyan, gagaling lahat yan. Amen. Yan ang isa sa mga benefits. Tapos po, dyan na po papasok ang sinasabi natin ng mga inner joy. Yan ang isa sa mga pagpapala ng Panginoon, hindi maipaliwanag. Kapayapaan, katiwasayan, contentment, satisfaction, isa yun sa mga pagpapalang spiritual. Kasi iniyak kaya ibigay ng pagpapalang ng physical. Contentment, comfort. Kahit nag-iisa ka sa buhay, masaya ka. Kahit walang-wala ka ngayon, masaya ka. Kahit hindi ka man ganun kayaman, kahit wala kang pera ngayon, wala kang trabaho, nakakakain ka. Kasi nga po, pinagpala ka na ng Panginoon sa lahat ng antas ng iyong buhay. He will bless you in every aspects of your life. Amen. Yan ang pangalawang pagpapala mula sa Diyos. Hindi binigay sa atin. Ano bang kailangan natin bilang mga tao para tayo mabuhay? Yan po ang pinakamababang uri ng klase na pagpapala pinabigay sa Panginoon. Kasi una niya po talaga nirenew sa atin yung spirit. Kapag nirenew na ni Lord ang spirit mo, mayroon natin ugnayan sa Kanya, because we will pray to God by spirit and truth. Pag nandun na po, binago na ni Lord ang ating espiritu, yung ating soul niya na po. Pagtawag natin kay Lord, talagang wala ng hindrance. Talaga bang yung signal mo na naka 5G ka na pagsabi mo, nandun ka agad. Pag-pray mo kay Lord, dinig agad. Wala nang hadlang. Yan na po, kasi nagiba na nga yung tabing dun pagkamatay ni Jesus Christ eh. Pag-pray natin, may Father in heaven, in the name of your Son, Jesus, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Eh, nandun ka agad ng tulong. Natatakot kang magutom? Eh, kung magpadala si Lord ng angels para bigyan ka na isang kabang bigas dyan, nalalambo natin si Elijah. Nagutom siya, nanghina siya. Sabi ni Lord, ay si Elijah oh, nangihina, walang makain, intusan yung anghel. Sabi sa anghel, bumaba ka nga doon, ito, ipagluto mo. Pinag-ihaw pa siya ng isda ng anghel. Pinagluto si Elijah ng anghel, o, di ba? Pinagsilbihan pa siya ng anghel kasi inutusan ng Diyos. Amen. Nang walang tubig noon, hindi umula ng 3 taon, inutusan ni Lord ang ibon. Uwak pa ito, ha? Yung ibon na uwak. O, bigyan mo lang, painumin mo si Elijah doon. God has so many ways. Kaya huwag ka mabahala, million-million ang angels ni Lord doon sa langit. Eh, pagkait niya ba yung isang anghel sa atin para tulungan tayo? Pag tayo na sa corner na, kinurnor na tayo ng kaaway, pagtawag mo, Lord Jesus, nandito rin mga kaaway, Lord, tulungan mo kami. Hindi mo na kailangan sabihin ng Lord, padala mo kami ng angels. Siya na bahala doon. Tawagin mo lang siya. Kasi yung iba na-deceive sila ng angel kagal tinatawag nila. Ang angel, servant lang yan eh. Unahin mo ang Panginoon, Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Kami ay na corner ng kaaway. Padala si Lord ng angels. Isang hampas lang dyan ng lilagsit o ba yung mga kaaway. Kaya huwag tayong matakot kung dumating man ang mga time ng talagang very worst na. Sapagkat doon natin matutungayan, hindi natin matutungayan ang Kapangyarihan ng Diyos kung masaya lagi ang buhay. Kung mapayapa lagi ang buhay, masagana lagi ang buhay. Hindi natin matutungayan ang Kapangyarihan ng Diyos kung laging ganun ang buhay. Matutungayan natin ang Kapangyarihan ng Diyos kung sa oras
na tayo ay nangangailangan. Amen. Doon natin mag-empower yung faith natin doon. Baka lalo mo pang mapurihan si Lord pag makita mo kung gaano siya ka-powerful. Amen. Talaga, ay Lord, tunay nga Lord. Biruin mo yung Lord. Pinadalhan mo kami Lord ng ano. O, amen. So, kung hindi natin dalasin ang ganun buhay, paano natin? Iba kasi yung galak, iba yung joy na naramdaman mo na masagana ngayon ang buhay mo. Kasi doon sa joy na nagagaling sa Diyos pamamagitan ng mga miracle na ginagawa niya sa buhay mo. Amen. Iba yung joy kapag nalaman natin na yung mga bagay na ito nangyayari dahil sa Panginoon. Iba yung naramdaman ko kapag ang Diyos ang nagpromisipin, ganun ka ka-special sa Panginoon. Totoo ka nga, Lord. Amen. So yun nga po, yung mga benefits, pangalawang benefits na matanggap natin sa Panginoon, yung mga pagpapalang spiritual, pagpapalang material, lahat po ng klase po, name it, lahat ng mga gusto ninyong hingin sa Diyos, hindi po ipagkakait ng Panginoon yan sapagkat hindi niya na po ipinagkait sa atin ang anak. Amen? Kung ang sarili niya ang anak, hindi niya ipinagkait sa atin, naka mas more pa po mga kapatid doon po sa ating mga pangangailangan. Amen? So, huwag na po tayo matakot. Sa lahat po ng ating mayaman ka kapatid, ikaw lang nagsabi na mahirap ka, mayaman tayo, saan? Sa lahat ng bagay. Amen? Kaya huwag ko sabihin mahirap ka, mayaman tayo sa lahat ng bagay sapagkat mayroon tayong Jesus Christ. Kailangan natin sabihin sa panalangin, Lord, ikaw ang aking kayamanan. Lord, ikaw ang aking karunungan. Sa kanta ng give thanks. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Di ba lagi natin kinakalos? Hindi pa natin maunawaan. Amen. Ang sabi doon, yung mahina, lumakas, yung mahirap, ay yung Jesus Christ is sin. Oh, yun na. Yun ang kayamanan talaga. Ang Panginoon Jesus. And now let the weak see. Yung mga mahina. Ibang nagtatawag na, born again sila. Amen. Yung nilalala ng kayamanan. Let the weak see that I am strong. Let the poor see I am rich. Amen. So, hindi po ba natin, kung bulay-bulay natin yung mga mahina, nagiging malakas dahil sa Panginoon, ang mga mahirap, nagiging mayaman dahil sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya, give thanks to the Holy One. Amen. So, yun nga po kung ating pagbulay-bulayan. So, next verse po tayo, Kuya Tom. Sa ating pong pangatlong pagpapala, ito po ang pinakahuling pagpapala na pinakamahalaga. Nakamtan natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. John 10:28. Yan po ang promise ni Lord na mismo siya ang nagsabi. Siya mismo nagsabi niyan bago pa siya na-crucified. 10:28. Ano po sabi ng Panginoon diyan? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman hindi sila mapapahamak. Yan, tanda natin lagi ha. Kailanman hindi ka mapapahamak. Eh, si Jesus pa lang sabi, hindi sila maagaw sa akin. Ninuman. Yan ang pinakamagandang promise na nabasa ko sa buong buhay ko. Ano sabi ni Lord dyan? Basa? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin pala, present siya, binibigyan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapahamak. So natakot pa ba tayo na mapahamak? Sabi ni Lord, ang Diyos ba ay sinungaling? Oh, sabi ni Lord, hindi siya mapapahamak. So, huwag kang matakot. Kasi sabi ni Lord, hindi ka mapapahamak. At hindi ka maagaw. Kaya yung mga naagaw, hindi totoong na kay Jesus Christ yan eh. Hindi ako niniwala. Kaya talagang totoong na sa Panginoong Hesus Kristo. Kung tunay ko na pala, hindi ka maagaw. Yung nag-asawa dito, nag-Muslim. Yung mga nag-asawa dito, nag-im na tapos yung iba dating ano. Ay naku, hindi kayo totoong Kristiyano. Kayo yung mga tanso, mga fake. Yan mga delikado. Kasi sabi ng Panginoon, hindi sila maagaw sa akin. Kino, bakit sila naagaw? Hindi sila tunay. Kung ikaw ay tunay na manampalataya, sabi ni Lord, hindi kailanmay. Kailanmay din sila mapapahamak. Ibig sabihin, kahit saan kailangan, hindi ka mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin. Hindi sila maagaw. Hindi sila maagaw sa akin, ninuman. Ibig sabihin, kahit sino. Kahit sino, ninuman. Name it. Sino ba yung powerful na tao na pwedeng amagaw sa iyo? Ninuman. English. Pero manawaan po natin. Yan ang pangako ng Diyos na pinakamahalaga. And dapat I give natin unto them. And I give unto them the eternal life. Present. And they shall never perish. Yes. Ibig sabihin, tapos sabihin mo ngayon, parang under curse yata ako. Sabi ni Lord, never perish. Hindi ka kailanman mapapahamag. Hindi ka kailanman mapaparusan. Hindi mo mararanasan ang salitang ito. Amen? Hindi mo mararanasan ang salitang perish. O baka naman na perishable ka na, napanis ka, pero hindi ka mapi-perish. Amen? Any man pluck them. Neither, kahit sino, shall any man pluck them out of my hand.
So yan po pangako ng Panginoon, sabi ng Panginoon, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa aking kamay niluman. Amen. Yan ba ang magandang promise ba? Maganda o hindi? Maganda. Napakaganda. Kapag ito po ay nakatanim sa ating puso't isipan, kahit saan man tayong sulok ng daigdig pumunta, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Magkaroon tayo ng contentment. Magkaroon tayo ng kagalakan. Lahat po yan napapaloob. Pag yan po ang ating pagbulay-bulayan, hindi tayo maiingit sa kapwa natin. Ayan po, yung mga inggitira dyan, basahin nyo yan. Para hindi na kayo ma-engage, ma-insecure, ayan. Kailan may hindi ka mapapahamak. Sila, mapapahamak sila. Ikaw, hindi. Sila, ikaw, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sila, hindi. Sila, maaagaw, pero ikaw, hindi. Josie, papatayo sa Panginoon. Iba ba natin tanggapin ang Panginoon natin si Kristo ngayon at bilang ating Lord and Savior? So tayo po yung pumalakpak. At ituloy po natin ang ating preaching next week. Tayo po ito may yung lahat at palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Tuloy nga po, Panginoon. Isa lang ang ating isa. Napakabuti mo, Panginoon, at ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon, ay talagang nandyan, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Salamat, Ama, sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong anak na si Jesus Cristo po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. O Lord, ay matamo namin ang kaligtasan. At matamo namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Dahil kay Jesus Christ, Ama, ay napatawad mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. At kami, Lord, ay binigay mo, Lord, ng bahagi sa kabilang buhay bilang iyong mga anak at buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang espiritual. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Lord Jesus. Ikaw na, Panginoon, ang nagsakripisyo, Panginoon. Ikaw na, Lord, ang naparusahan, imbis na kami, Panginoon, ang maparusahan sa aming mga kasalanan. Ikaw, Lord, na walang sala ay naging makasalanan. Upang sa pamamagitan mo, Panginoon, na kami mga makasalanan ay magkaroon, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Ginawa mo na, Panginoon, na hindi namin kaya gawin. Kaya, Panginoon, patuloy kami, Panginoon Jesus, na magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Lord, ang banal. Ikaw lamang, Panginoon, ang matuwid at ikaw lamang, Panginoon, ang karapat. Dapat na papurihan, sambahin, dadakilain, lumulatin, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang gumawa nito. Wala nang iba pa, Panginoon. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon Jesucristo. Ikaw ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo lang kakabutihan at pag-ibig. Itong promise mo, Lord, sa John 10:28, Panginoon. Pangahawakan namin ito, Panginoon, hanggang sa huling buhay namin, Panginoon. Hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa promise mo, Lord, na binigyan mo na kami ng buhay na walang hanggan. At hindi kami, Panginoon, papahamak at maaalaw kanino man, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga promise mo, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Muli, tinataas namin, Panginoon, ang gawain ito. Isang katagumpayan na naman, Panginoon, sa aming mga Kristiyano sa bansang ito, Panginoon. Isang matagumpay na naman, Panginoon, sapagkat, Lord, pinagpala mo, Lord, ang bawat kapatid. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga trabaho, mga hanap buhay, ang aming mga pamilya, Panginoon. Ikaw na po bahala, Panginoon. Sa iyo na po namin, Panginoon, inaasa ang lahat, Panginoon, ang aming mga buhay. Ikaw na, Lord, ang nakakalam sa bawat isa, Panginoon. Maging, Lord, sa mga nanonood sa oras na ito. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Kung sila, Lord, may mga sakit sa oras na ito, Panginoon, we declare healing. By your stripes, they are healed right now, in the name of Jesus Christ. Kayo ay pinagaling na lang ating Panginoon at pinagpapala niyo spiritually, emotionally, physically. Lahat po ay pinagpapala na kayo ng Panginoon ng lubos. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na puri, pagsamba, pagdakila, pag-awit, pagluwalhati, sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name, with the guidance of the Holy Spirit, ang lahat ng mga anak ng Diyos, umaga ito magsasabi na, Amen! Hallelujah, Lord. Thank you so much, Panginoon.